Magandang araw mga ka-Treasure Hunter, mga ka-Rodel. Bukas na tayo mag-i-explore. Abangan nyo ang susunod kong video mga ka-Rodel. Mag-i-explore na ako. Ipakita ko na yung mga bago kong discovering mga marker at mga tinago kong mga Japanese sign. Sa ngayon, i-share ko muna sa inyo kung ano ba ang mga bawal sa pag-treasure at mga unang gawin bago mag-ukay. So ito yung dahilan mga ka-treasure hunter, marami sa atin ang bigo sa pag-treasure dahil hindi natin alam sa mga bawal at mga unang gawin bago tayo mag-ukay. Ayan, sinishare ko sa inyo itong video na to para naman mayroon na kayong idea. Dahil napansin ko kasi mga ka-treasure hunter, mga ka-Rodel, karamihan talaga sa pagbablog, napansin ko na dito ko nakita na marami talaga ang wala pang alam tungkol sa pag-treasure. Dahil maraming mga nag-request yung deposito daw o ginto ipakita daw. So ang hindi nila alam na hindi talaga madali yon. Ito yung mga dahilan kung bakit sinabi kong hindi madali yung mga request nila na may pakita yung mga nahukay na ginto. Una, ang mga bawal sa pag-treasure na dapat bawal talaga mag-ingay. Kung nasa hukay na kayo mga ka-treasure hunter, mga ka-Rodel, ang unang yung gawin na bawal mag-ingay. Wala talagang ingayan sa doon na kayo sa hukay nyo at lalong bawal umihi. Kasi yung iba mga ka-treasure hunter, napapansin ko doon mismo sa hukay doon naman ihi at lalong bawal yung uutot. Napansin ko din mga ka-treasure hunter na doon pa lang sa hukay dyan napakabaho na. At number 4, bawal mapatakan ng pawis ang hukay. Kung maaari, kung pinapawisan ka na, yung kasama mo naman yung papasukin mo sa butas sa hukay nyo para hindi talaga matakan ng pawis yung inapiritan nyo mga ka-treasure hunter. Number 5, bawal manigarilyo sa loob. Yan, bawal yung manigarilyo sa loob. Pinaka ayaw yan sa mga diwata na manigarilyo sa loob. At pang-anim, bawal kakain. Bawal kumain sa hukay nyo mga ka-treasure hunter, mga ka-Rodel. 7, bawal inom ng tubig. Kung nauha man kayo, lalabas muna kayo sa inyong hukay at doon kayo uminom. At lalong bawal yung sipi na nasa hukay kayo. Masakit yan sa mga diwata mga ka-treasure hunter. Ayaw yan ng sipi. Bawal yung inaantok. Ayan. Marami kasing nahukay sa atin na doon sa kanilang hukay inaantok. Ayan, yung pang iba ay natutulog pa. At number 10, advanced thinking. Yun bang naghukay ka na mga ka-treasure hunter tapos sinabi mo, ito na yun, ito na yung deposito. Yan ha, ito na yun ha. Napakalaking bawal yan. Hindi yan pwede sa kung isa kang treasure hunter. At ito yung mga unang gawin bago mahukay. Kailangan talaga mga ka-treasure hunter yung ritual sa site. Pambihira lang mapasayo yung
kayamanan, ibigay sa mga diwata yung kayamanan kung wala kang ritual. Kailangan talaga yung ritual sa site. Yan ang importante. Yung naritualan pa nga, mabibigo pa, lalo na pag hindi. Kailangan talaga rin yung ritual. At pangalawa, yung history. Huwag ka nang basa-basa lang mahukay kung wala kang history sa area na yan. Kailangan may history yan kung sa kapanahunan pa ba yan ng mahapon. Lalo na yung mga tanim o mga century trees. Kailangan alam mo na isa yung century. So, pangatlo, yung legit marker. Kailangan mo yung legit marker, hindi yung ordinary lang. Kasi yung karamihan sa atin kasi, kahit nature, inakala na nila na isa yung sign. Pero napakamalaking mali. At for saktong gamit, kung pwede, mayroon kayong pang metal detector o long range. Dahil mahirap yung maghanap tayo ng scanner. Hindi lahat ng mga detector tatama. Pero okay lang yun, mga katushunter. Basta marunong ka din magbasa ng mga sign. So, ayan mga idol, mga katushunter, mga karudel. Kung pwede, padikit naman nitong channel na to. PH Survival Scale, paki-subscribe na lang po. Tungkol ito sa survival scale to, mga Katrush Hunter. Tungkol ito sa nature pa rin ito. Momento sa Paris, kung paano ba makasurvive kung sakaling ikaw yung na-stranded ka sa isang kagubatan o sa ilog na wala ka talagang mapuntahan, walang mga bahay na malalapitan. Dito mo matutunan yung PH Survival Scale. Maraming bagong channel yan, mga Katrush Hunter, mga Karodel. PH Survival Scale, padikit. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin channel. Abangan nyo ang next video ko. Mag-explore na ako at maipakita ko na sa inyo yung mga bago kong na-discoveryhang mga sign o Japanese sign. Mga legit sign yun, mga Katsu Hunter. Mga kakaibang marker. So, hanggang sa susunod, sa hindi pa nakasubscribe, huwag niyong kalimutang subscribe ang akin channel, mga Krodel. Krodelo TV, and padikit kay PH Survival Scale. Maraming salamat!